Nanlalabo ba ang iyong paningin? Nahihirapan ka bang tumingin sa malayo? Na para bang may ulap o usok na nakaharang sa'yo? Pwedeng sinyalis na yan ng katarata. Sige, makinig ka muna ngayon para alam mo kung paanong gagawin dito. Tingnan maigi. Ito ang model ng iyong mata. Pero nasaan nga ba rito ang katarata? Nasa labas nga ba? Nasa harap, likod, gilid, o nasa loob ng mata? So explain ko sa inyo kung paano nakakaapekto ang katarata sa ating paningin sa pamamagitan ng eye model na ito. Ito ang isang eye model. Makikita nyo dito ang harap ng mata, ito ang gilid ng mata, at ito ang likod ng mata. Ngayon, makikita natin na sa harap ng mata ay malinaw ito, clear. Itong part na to ay tinatawag na cornea. Pumapasok ang ilaw mula sa harap papunta sa likod. At makikita natin ang blue na part na yon, tinatawag nating iris. Sa ating mga Pinoy, ang iris natin ay brown. Natawag din natin yang itim ng mata. Sabi mo brown, ngayon naman itim. Ano ba talaga kuya? Pero nasaan dito ang katarata? Halimbawa, buksan natin ang eye model. Sa pagbukas natin ng eye model, makikita pa natin ang ibang parte. Ito, sa gitna, sa likod ng itim ng ating mata ay ang lente ng mata. Makikita natin na ang lente ng mata ay clear. Dapat wala itong kulay. Mula pagkapanganak hanggang tayo ay... Tumanda, bakit di mo masabi? Tumakun, matakun, nagmamatanda. Kapag tumatanda ang tao, ay tatanda din ang mata. Kasama na dito ang pagtanda ng lente. Isa sa senyales ng pagtanda ng lente ay pagbabago nito ng kulay. From clear, magiging white ito. So, lagyan natin ng tape halimbawa para ma-demonstrate ang pagputi ng mata. Ito na ngayon ay tinatawag nating katarata. Ang mangyayari, mahihirapan pumasok ang ilaw mula sa harap papasok sa loob ng mata. Kaya magkakaroon ng obstruction o pagbabara ng ilaw. Maririnig natin sa mga tao na may katarata na nanlalabo ang kanilang mata. Sweetheart! Ang labo na mata mo, nandito ko. Madalas nilang sabihin na maulap ang paningin o kaya'y mausok. Dahil yon sa katarata sa gitna ng mata, nahihirapan pumasok ang ilaw. Habang tumatagal, unti-unting tumitigas ang katarata at palabo ng palabo ang paningin. Kailangan na ngayon ito na maoperahan. Sa pag-operan ng katarata, pinapatakan ng anesthesia upang mamanhid ito. At sa pamagitan ng isang maliit na instrumento, hinihigop palabas ang katarata. Pag nagawa na ito, nilalagyan ng isang artificial na lens upang palitan ang natanggal na lente.